Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Boy Production. I'm here, Boy Plum Multi. I'm giving you guys another video reaction video. And this time, we're going to talk about Motos Battle 3D versus St. Isaac. Ito nga pala ay requested ni Harbisho Limente 4511. Sabi niya, 3D versus St. Isaac sa Motos Boss. So, dito nga para gawin natin itong reaction video na to. Shoutout nga pala kay M-Side. Shoutout nga pala sa buong Motos Battle League staff. Like muna natin to, guys. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung hindi naman i-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Hindi ko inaata kayo mapaborito ninyong artist na dito tayo sa fax, meaning at message. At ganun pa man, guys, binabahagi lang natin kung ano yung mensahe na sinasabi ng mga artist natin. At wala tayong sama ng loob sa kanila. Minsan, makapagmura ako sa mga artist natin, pero dahil sa reaction lang yun. So, tandaan niyo palagi, nagre-react lang ako rito. At sana isipin ninyo na huwag niyo masyado seryoso yung sinasabi ko rito. At we're all hinihimay lang natin mga bara. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a massive motorist sa Manan LP, massive practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin, guys, pero makarami tayo. Motos Battle 3D versus St. Ice. Maraming salamat sa mga YouTube ay nakatambay at nakaabang, walang sawang, nagtitiwala at nanonood sa akin. Yun, sana napapawik yung boredom ninyo, guys. So, let's get to it. Tapusin ninyo yung video, guys. Let's go! Minamadali ko kasi napakahaba nito, 37 minutes. Ito rin natin. Saglit nga lang, guys. Dinagdagan ko lang ng tubig yung tsaka ko kasi para lumalamig na siya. Tuloy natin. Motos Battle League, Hangtungan 4, nandito pa rin kami sa Glitch Bar Paranaque, pang pitong laban na ng gabi, mag-ingay tayo para sa parating na laban natin. Siyempre gusto ko magpasalamat sa Glitch Bar, sa Indic Salon, kay Utol Mark San Juan, sa Crown Manila, Pastor Bay Post, Cypher Philippines, sa Body Boutique, kay Christina Kaaway, sa Real Jokes, sa Hypebeat, sa Branded, maraming salamat sa inyo, sa Blacksmith Jewelry, maraming salamat sa suporta ninyo. Beast Chainworks. Ayan, eto. Laban to sa kanan. Nanggaling pa ng Paranaque. Madingay para kay St. Axe. Motherfucking Sida. Sida, reveal the reason. AOJ MMA, Tao Gamma P. Deportunato Main Chapter. Index Salon. Mamaya na iba. Sa girlfriend ko, Nikki, I love you. Tsaka kay 30, pare, grabe biyahe na ito, men. Palakpakan natin sa 30. Shoutouts kay Chito, kay Boss Toyo. Maraming salamat din sa tulong sa liga. Eto sa kaliwa naman, nagaling pa ng Davao City, magingay para kay 30. Yeah! Siyempre, shoutout from Manila, unknown sa Maginaho, at siyempre sa Paranaque, mga tropa niyan, enjoy. Nagugustuhan ko yung setup nito ni M-Site. Wala masyadong intro, basta yun na lang pag binanggit yung pangalan, mag-aano agad sila mag-shoutout, which is really good kasi minsan nakaka-copyright tayo doon sa mga musika eh. So, maganda yung ganun pag battle talaga, which is big props para kay M-Site. Hindi namin nagtuntos, pinili mauna ni St. Ice, kumain naman si 3D. Una pa na para kay St. Ice at Tinawag akong tomboy ni Michael Joe. Nasaktan kasi sinabihan siyang sabay sa usok kung bumuga na parang Longboy Brad. Pwes nung tinawag mo akong tibo, pinatunayan mo lang na mataas value ng nasa ulo ko na parang tomboy cap. Yo! Pero ito, legit. Salamat sa lahat ng mga kasama natin ngayon sa kabila ng masamang panahon. At shoutout kay Terry, grabe yung biyahe nito, men. Kausap ko ito na isang araw, nag-alala sa biyahe. Sabi ko, relax ka lang, pare. Kailangan mo magsulat ng taimtim. Pucha, nung bumiyahe, oh, kala ko magiging Dieter Ocampo, muntik na kunin ni Christine. As in! Christine yung bagay, diba? Yung original kong kalaban dito, makamandag. Nung pinalit siya, sa totoo lang, medyo nawala ako sa focus. Kaso pagdating ko dito sa backstage, sinabihan kami, performance of the night, may 5,000 na bonus. Abay puta, talagang sisirain ko yung laro na ito sa glitch. Talagang game over yan.
Nung narinig ko yun sa 5,000, no, nagsulat ako sa baba ng round 3, parang James Overman. Pero ito, men, lagi ko kayo dinidis. Pero alam niyo, pamilya tayo dito sa Motos. Hindi ko alam kung ba't binabash yung estilo nila ng mga fans, mapabago man o purist critics. Biruin nyo lahat ng pangalan ng kalaban kaya niyang gawan ng 30 meanings. Woo! The earth is healing. Isang alamat sa battle rap. Urig na urig. Sa kanya nagmumula ang trends. Anong jokes over bars o bars over jokes? Kayang-kaya mong pagsabayin. Nung narinig to ni Balakid, dun nabutas sa lamin. Tangina, ganun kakagaling. Ano naman kung yung estilo niyan parang... Ang ganda na ginagawa ni St. Ice, no? Direkta siya, tapos maganda yung, ano niya, yung antics niya about, you know, kung paano niya inaatake si Third D, you know, very casual textbook na talagang diss, you know, parang dinidiss niya in a matter way of details, you know, yung mga maliliit na detalye na hindi masyadong pinapansin kasi karamihan ng mga tao naka-focus palagi sa punchline, bara, pero ako kasi maganda yung information na binibigay mo sa akin na sa tingin ko very convincing, malaking puntos pa rin yung kahit hindi masyado malakas yung punchline. But syempre, malaking factors talaga o salik yung punchline. Sa pinapakita naman ni St. Ice, nakikita ko na nakapoint siya talaga doon sa isang direction lang. Wala siyang paligoy-ligoy, wala siyang masyadong extrang ginagamit. You know, may sarcastic at you know, ginagamit niya yung way na yun para ipakita na mas ahead siya o mas maganda yung value niya kaysa kay Third D. Very, very profound yung pag-aagawa ni St. Ice. Pero syempre, hinahanapan pa rin natin ng talagang much more creative na bara yun. Coloring book ng Kinder 1 na susundin mo lang ang mga linyang nakaset, ganun kadali ang mga pyesa makamit. Ay yung finance nga nila ni Nego G nung na-post yung video nun sa net at napanood ni Looney, hindi na bumalik. Coincidence? I think not. Natakot kasi. Tol, sa lahat ng mukhang bumal, ikaw ang pinakagwapo at may dating. At balita ako nakipagsabayan doon ng multihan kay Band. Damn! Ano bang di mo kaya na gawin? Tangi na ganun kakagaling. Ikaw ay bukod tangi. Talagang sa Motos bida. Ikaw ay bukod tangi. Talagang sa Motos bida ka. Nakaangat sa pedestal kasi sa lahat ng magkakatunog, ikaw yung pinaka. Di ka nga? Pero laptrip to kahit di sadya. Kaya niya magpatawa ng walang effort. Tila ba Eugene Domingo? Ang pangalan nito ay Third. Pero tol, para sa akin, ikaw ang pinaka-unico, iho. Panayata pa po yung speed ko. Kalo ko kasi compliment battle ng tinimbre na nga to. Sana yun? Kaya mo pala ako binigyan ng complimentary kasi libreng panalo. Hindi ito, classic malamang ito, ay badibag na nanglalot sa Paranaque na ganap. Jonas, nandito na yung hinahanap-hanap mong rapper na tanga. Siya daw si Undertaker, nung si Van kalaban niya. Oo, Undertaker, entrance mo, simula pa lang patay ka na. Sasabunin ko to sa bar. Bars din yun na, kasi si Undertaker, ano siya eh, para, nasa kabaong siya eh. So, sa umpisa pala na pag-entrance mo, nasa kabaong ka, patay ka na agad. Maganda yung punchline niya sinabi na compliment, kasi complimentary. Kumbaga, bonus lang siya sa effort na binibigay ni St. Ice. Magandang setup yun para sa akin. Kaso nga lang, very risky kasi yung build-up niya napakatagal. So, marami siyang nasayang na minuto para lang mapunta dyan sa idea na yan, which is very risky. Pero dahil sa risk na ginawa niya, na implement niya yung idea, tas yung substance na yon at yung mga elements na nilagay niya para ma-build up doon sa pinakamalaking punchline. Kaya hindi siya, kaya hindi siya nakakalimutan. Kasi yung build up papunta doon sa punchline na yon napaka, very successful. Kasi magandang yung ladder niya. So, yung rhyme scheme na tinatawag. Rhyme scheme kasi, maganda din yun eh, pero hindi ko masyadong ginagamit salitang rhyme scheme kasi parang very obvious, di ba? Mas maganda kung gumamit tayo ng mas madaling maintindihan na bagay. You know? Hindi sa idea ng salitaan na hip-hop. Sa totoo lang ngayon, medyo kine-question ko na yung hip-hop eh, kasi in reality, meron kasing issue sa amin dito sa Amerika eh. Mga itim may mga issue. Parang gusto ko na lang isipin na modern music siya o modern poetry.
Kasi ayoko kasi na parang mayabang kasi mga itin dito eh. Parang sinasabi nila culture vulture daw tayo na parang nagdanakaw daw tayo. Parang di naman ganun. Music is for everybody, you know. And this one is modern art form lang naman, you know. Regardless kung sino mag-invento ng mga ganun. Eh, ang musika ay nag-evolve pagdating sa music mismo. Pero sooner or later, 5 or 3 years from now, makakalimutan na yung mga idea na nagsisilabasan. Magmumukha rin silang tunog, you know. Ewan ko ba? Ang hirap explain. Tuloy natin guys, sorry, napahaba ako. First, at hindi siya makakatabla kasi tirador daw to ng champion. Dave Denver, Ilos, Class G ba par? Hindi. Itong resulta at reaction, kaka-hits nyo ng Class A na cards. Buti na lang, malapit na Halloween, tol. Mukha kang plastic na skull. Alam mo bang, meron akong 3 battles sa 1 buwan, tapos nag-chat tong Zayt na ko. Sa Paranaque daw yung pinali ng pedestal. Ako'y bababa, tol. Down na to. Kung akala ko kasi dito makukuroon na yung bagong champion nyo, ito pala, ibig sabihin, nung sinabi niya Motus Final Boss. Tang ina mo, tunog Motus. Sarap... Sarap ng ibitin at pilipitin sabay Tiger Uppercut. Ang ating sing na wala ng meaning para sa live react ng judge. At nagmamalinis yung rinse and repeat. Ayan ang style nilang lahat. Palaging bigbitin ng mga beginner battle rapper starter pack. Paulit-ulit ang sangkap. Tapos ito yung Motus Best MC. Si S-O-N-G-N-A. Dahil ko na pangharang nyo sa spelling bee. Palaging nakasunod sa white. Yung tunapad ng re-recite pang ABC. Napatunayan mo lang bay na yung tugmaan mo ay kayang-kaya ng mga nursery. Kaya sinong next sa scene? Ganto nangyayari pag pinagsabay yung Mali, Dope, Moga, Don Lina, tsaka Ecstasy. Sa akin, rectakil. Michael Jackson, set ng pills, codeine, morphine, heroin, sedatives, kahit aming may fentanyl. Okay. Laman ng rounds nito, bustahan tayo 20,000. Ilalahad lahat ng happening sa buhay ko na para bang news to. Lahat ng pagbanggit sa saint na malakatulik schoolboy. Lahat ng pag-alit sa raps. Diyan na lang naman useful. Paulit-ulit na laro sa ice. Hanggang mag-snowball. Lahat naka-wordplay tapos lahat walang punto. Lahat walang punto. Kasi obsession niya ay bars. Kung usapang bars, tol, nasa akin yung quality, habang nasa akin yung quantity. Pero nakakasawa naman kung ganyan na lang palagi atake 3. Kaya mag-bars ka na lang na mag-bars dyan, nasa akin variety. Pinakitain kita ng multi, flow, abstract, jokes, technical, reference, bars na, dope sa iisa lang na round ko. Lahat ng elemento ng battle rap, hindi yun tayo nung tarantado. Kaya... Gusto mo ba ng great fight kay St. Ice? Malabo yun kasi yung utak at baga mo parang damit mo plain white. O, pati pala freestyle na sa ako! Parado! Walang pandadamay, pasok sa oras, ultimo linya bilang ng punches at barko. Ngayon ang kailangan mo na lang gawin ay mapakitaan kami ng bago. Maganda yung ginawa niya ni St. Ice, ha? Nag-ano siya rito, tinaas niya yung credibility niya kung anong kaya niyang gawin. Which is, okay din sa akin yun, very risky nga lang. I don't want St. Ice to think that, you know, I don't appreciate him or something like that. Na-appreciate ko, kasi yung style niya, very distinct naman. You know, marami siyang pinakita, very charismatic, you know, may mga part talaga siya na very convincing. Then sinasabi niya rito na very fluid siya when it comes to style, you know, na yung kaalaman niya sa pagbabattle pagdating sa iba't ibang klase ng mga division o kategorya ng figure of speech or everything, no, sa verso na ginawa niya. Pero na-appreciate ko pa rin kasi Estelian kung paano mo talaga gagawin at makakonvince. Kaso hindi lang ako pabor sa idea ng nagbilang siya kasi parang humingi siya ng validation para ma-accept at makita yung difference niya kay 3D. Diyan meron, may silip siya dyan, pero okay lang naman kasi effective naman. Ayan! Yo! Motus Battle League! Hantungan 4! 40 pilit na wordplay na walang puto, pakinggan natin 4D! Maganda yung ginawa niya kasi klinawan niya ng klinawan si 3D.
pinakitaan niya ng style, pinakitaan niya kung ano yung kaya niyang gawin, magandang mga bagay. Parang ang nangyari, ano, nagpasikat dito si Saint Ice. Very risky yun, ha, para sa akin. Ha, kasi ilalabas mo yung thesis mo dito sa kalaban mo sa 3D. Tingnan natin gagawin ni 3D. May mga tumatak naman na linya si Saint Ice. Eh. Tulang natin. Nilamay pa yung damit yung plain white. Tipong palabas yung tagpo. Ikaw nga, yung damit mo, reverse. Ano yan? Paatras yung takbo? Bago ako mag-umpisa, may tanong lang ako. May santo bang kalbo? Motos game? Yeah. MMA fighter pala to. Lisensyado ka mao, kaya ako'y ginanahan. Danas ko yung pagod ng training tol, kaya lubos kang hinangaan. Sandamakmak. MMA fighter. Okay din yun eh, kasi ako black belt ako sa taekwondo, karate, tsaka aikido. At nag-ano rin ako, nag-try ako ng MMA, kaso nga lang matandaan ako masyado para mag-ganyan-ganyan eh. Tapos noong 2012, sana sabak ako sa boxing, may training kami, kaya lang. Na, ayoko mabugbog din kasi talaga eh. At tsaka ayoko madungisan yung record ko. Ayoko makaramdam ng talo sa mga tournament, never pa kasi ako natalo eh. Natalo ba ako sa meses? Yata yung nag-silver ako pang gold, hindi na ako naka-ano nun eh. Sa Milo National Open yata yun, high school. Tapos nung college, Arnis bronze medalist ako. Ganun. Hindi rin ako naka-ano guys, kasi nakakapagod yung training. At sa tingin ko, pag tumanda kayo guys, yung idea ng mga tulad ng karate, taekwondo, sa tingin ko, ang may advice ko, mag-aral kayo sumayaw. Sayaw na lang kasi sakit sa tuhod, guys. Nakita niyo mga matanda na uugod-ugod, naglalakad sila na masakit yung tuhod nila. Yun yung mangyari sa inyo, the more na ginagamit niyo yung tuhod ninyo. At ayoko dumating sa point na yun eh. Na-realize ko lang yun yung mga pag-graduate ko ng college. Nakakaramdam na ako ng sakit ng tuhod, yung ganun. Kaya, tapos nag-research-research lang ako, sinasabi na lang ako sa ano yan. Paggagawa mo na kung ano-ano. Tapos, yun, doon ko lang realize. Kaya medyo iniiwasan ko na yung mga ganong klase ng mga activities. Yun. Tuloy natin, guys. Mga jogging, sparring, diet, para yung timbang, maagapan. Ang pinagtataka ko lang, maraming oras para matulog, ba't sa gitna pa ng laban? Ano, redundant? Minekus na lang? Lakas mo mag-overtime sa battle, tas sa MMA, 6 seconds ka lang. Sanay ka makipag-square, lumalaban sa octagon, may mga tropa, dyan ka natatandaan, pwes binabalaan na kita. Sa round kong nabuo, wala kang corner na masasandalan. Wow! Walang ba... napaka-technical nun, ha? Kasi yung scheme niya talaga, yung mismong idea at detalye niya nandiyan sa idea ng MMA. So, ibig sabihin, which is very defined kasi yung ginawa ni Saint Ice, ang risk niya dito, yung parang ginamit niya yung idea ng nung kaalaman niya sa pagbabattle rap, you know, dinescribe niya yung sarili niya para tumaas yung value niya at makonvince niya yung mga tao na he's worthy of your praise or he's worthy na makuha niya yung boto ng mga hurado. But at the same time, you know, ginagawa naman ni 3D, direkta naman yung sinisira yung pangalan at yung skill set o yung resume na meron si Saint Ice. Di ba, MMA ka? Ito, MMA. Gagamitin ko yung mismong MMA na idea mo para isirain yung mismong imahe mo sa amin. MMA ka, mahanapan kita ng angulo dahil dito sa surround ko, wala kang corner na masasandalan. Napaka-defined, well-taught, you know, napaka-creative na ginawa ni 3D. Bias dito side. Battle-wise, no regrets. Kitang equal both sides. Angle eyes, sosiles. Anong sasabihin mo sa akin? Nanauna ka? Keso, veterano? Paraan yan di na valid. Kung pumapatay ka gamit katagalan, ako katagalang ginagamit. Ni hindi ka nga ni respeto ni Hispero, Unico at Michael Joe. Paano ka sa akin lalamang? Lahat ng battle ko, pupukan. Mga kalaban nag-all out, binibigay 100.
Sige, sumasalamin sa bawat estadong marapatandaan kasi masusukat mo yung respeto sa iyo ng iyong kalaban kung paano kanila paghandaan. Bars. Siya daw si to. Utangan na doon. Parang pinakita naman yung value bilang isang artist na parang bilang ikaw bilang isang artist, kung veterano ka, dapat nirerespeto ka ng mga kalaban mo sa pamamagitan ng paghahanda nila sa iyo at bigyan ka ng napakagandang laban. Kung hindi ka sineryoso ni Unico at kung sino-sino man, ako nirespeto ko sa pamamagitan ng paghanda ng mga kalaban ko ng 100% kasi nakita nila yung value ko at hindi ako basta-basta ganoon kadaling kalaban. So ibig sabihin, yung ikaw bilang isang artist, hindi ka ganun ka lakas para paghandaan pa ng soba at pagsunugan ng kilay. Doon pinakita kung gaano kabigat sa 30. Pinaghandaan siya ng sobra. Kumbaga, sa boxing, nag-condition talaga sila. Napakahusay na, ano, na idea mo laki 30. Toyo! Kasi napapalibutan ng ginto. Kanyang linyang binorda. Pues wala akong pake kahit si Toyo ka pa. Yamashita nga, di umubra, eh ano naman? Eh ano naman? Kung prinsipe ka... Siguro may artist na Yamashita, kaya magandang call out din yun. Sa inyo, o kahit gumige ito pa palagi, boy, hanggat andito ka sa motus, rumispeto ka sa hari! Iisa lang daw yung tunog sa ligang to, sabi mo. Patawadating nung naihain. Paano di magkakatunog yung motus e nagawa naming paingayin? Ano pa na'y buhat bangko? Finals ko sa motus. Views at comments, check mo. Kung gaano ka deadly, nag-ambag muna ako ng meal sa motus bago umefti. Haligin na ako ng motus site. Kaya sa inaasam na shot, isa sa ulo mga sir, alam nyo naman ginagawa sa ice, pinapadurog sa pader. Ako magtatanggal ng break. Tangan ang gandang figure of speech nun, no? Kasi yung ginagawa sa ice, dinudurog sa pader. Tapos na-cancel yung idea na sinasabi ni Saint Ice na pagugulungan yung yellow para maging snowball. Yung snow para maging snowball. Pero dito ang ginamit naman ni Third, hindi kita pagugulungan sa idea, yung thoughts na yon. Hindi kita pagugulungan. Ang ginagawa sa mga ice, binabasag sa pader, binawasak sa pader, binubunggo sa pader. Kasi ganun yung ginagawa pag nagiinuman yung mga tao. Meron silang yelo, tapos sinisira nila sa pader para ilagay dun sa baso nila. Very well defined, crafted mula kay Third. Sorry natin. Chak na sasagasa, tindi ng pagka-rumble. Pagka-crash niya itong ice, yung imahe nag-scramble. Ganun maglaro, pusi, sa pulang bako, ruby. Pagka-hit, maniningkit yung ice. Dubi, sabay Mamba out, Bisaya accent. Kubi. From Ice Rocks to Saint Ice. Pero binuhol lang to ng nat na kadena. Isang putang naging santo. Magdalena. Tandaan nyo pa ginawa ko kay Pilos? Nagbagsak ng 20K. Masasadlak to mga sir. Anong panama netong bato? Sa MC'ng naglalapag ng papel. Tinalong si Supremo. Piso ulit. Ganda ng idea na yun. Oh. Anong gagawin na itong panama ng bato? Kasi ice rock ka eh. Tapos nagpalit ka ng Saint Ice. Magdalena Saint Ice. Itong rapper nagbabagsak ng papel. Ibig sabihin, nagtataya talaga siya. Tuloy natin. Lang yung kasaysayan rock. Tinitiyak ko sa'yo. Na sa pagkamatay ni Bonifacio, magkakabiyak na bato. So sa tingin ko nakuha ni Third D yung ano yung first round kasi napaka-risky nung ginawa ni Saint Ice tapos ang tagal bago dumating nung punchline at yung bagay na yun yung nag-paralyze sa buong round ni Saint Ice. Kasi parang na-structure lang, nagkaroon lang ng init yung round niya, parang nag-start lang yung round niya nung nagkaroon na ng maayos na punchline. Tapos, dun pa lang siya uminit talaga. So, napakatagal. So, para sa akin, yung ginawa ni Third D, effective para sa akin. Kasi kung kaya mo naman ilabas lahat sa napakaikling bagay lang, mas effective, mas maliit yung detalye, kaya mong
kaya mong ibigay yung detalye ng hindi ka hindi mo na kailangan ng over explanation, kaya ibibigay ko kay Third yun. Kasi pinapakita din yun kung yung kakayahan ng artist paano magsulat ng efficient, you know, yung ang di ba hindi mo naman kailangan talaga ng sobrang dami. So maganda kasi na-appreciate ko naman, hindi ko naman hindi ko naman sinasabi na hindi ko na-appreciate si Saint Ice, dahil kasi nga ginamit niya yung idea ng rounds niya para ipakita talaga na marami siyang binigay na kategorya o division o mga style, you know, pagdating sa rhyme scheme, given na yan guys, pero dahil nga doon sa haba at very, you know, tagal, eh, parang na-paralyze yung buong rounds na yun. Kasi parang nag-start pa siya malapit na sa dulo dahil doon pa lang nakikiliti yung idea ng mga tao. While yung K30 naman, umpisa pa lang, may punch tayo na agad. So, mas effective siya, mas klaro siya para sa akin, mas maraming tumatak ka agad. Kasi, define na siya agad din, maliit lang, tas maraming nangyayari ka agad. So, tuloy natin guys. Sa tingin sa first round, bibigay ko na kay Third yun guys. Tuloy natin. Diba? Ay, si Yellow Sick, diba? Ang galing talaga. Ang galing maglatag ng mga lame words. Sa sobrang dami niyang ibinalandra na ay sakala ko Beast Chain Works. Beast, gigas mo na lang, Paul. Kasi, yan ay na-expect natin. Yung mga weak na mga hirit, gumawa daw silang ingay, tanga hindi ka naaabot kay MP3, dito ka na mananahimik. May tanong ako, hindi sumagot kumuha nito ah. Taas kamay ah, sino dito marunong o nakakaintindi ng Tagalog? Taas kamay, taas, sumagot kumuha ito, man. Ito pala yung umuubos ng Tagalog. Eh kung ganun ba't yung crowd hindi na pulbos malatanos? Sarap na ito ay full force na hambalos? Naubos yung Tagalog, buti hindi ka na nosebleed lang iya. Malakas pala pumutrip, tangina. Pwes, buti ngayong gabi marami siyang sariling mabubogching salita kasi bago ginawang bogus ni Romano tong Lil Bitch, siya daw dito sa Motus pinakamahaba yung win streak. Bagamat 4-1 aking latest goals, pinaulan ko yung clean hits. Ngayon, i-breakdown natin yung record mo. Total, binagsakan ko Supreme Fist. Now, check this. Una niyang mga kalaban, Supreme Fist, shoutout. Gustav at saka Max. Palakpakan! Who the fuck is that, mga baguhan na MC? Akong 10 taon na walang salang at 5 araw na handa lang, hisperong nasa prime na overdue makapag-FT. Ang susunod nito, Rick Hinaro at saka Nathan. Malalakas na battler. Kaso hindi nagtodo handa. Ako, Il Tinapos, malakas na veteran, isang MC na matagal nang pinaglululuan niya. Yung sunod, burnt out na gem kaya nagkukupas na. Dave Denver at Pilos na champion pero wala pa sa prime form. Ikaw ay abunadong self-proclaimed na pandayo habang ako pa mismo pinangharang ng sarili mong amo sa taga-Japan na Mike Joe. What a nice joke! Nag-wait a minute no nag-tryouts, kinapos yung Naigo G humingin tawad. Habang nakatodo na unique at unggali sa aking comeback sa inaasan yung parking na nagasa, pagdalimik di naawat. Tapos lucky may Supreme na ilang instant ko na snack pack, kaya fuck that! Ito na ang inyong apple of the eye, na kung di nag-joke yung kalaban, panay laban na bigay, o yung katulad kong palaging performer of the heart, kung hindi battle of the night. Tapos walang laban na bigay, lahat high level mga boss na malaom ni man. Itong mahangin 8-0 ng Motus na exposed na mala-only fans. Hindi mo, you can never pop rocks kahit ang akin Sam 41. Itong nag-request ng 40 bara, matik lahat ng bala ko 40 yan. Bitch please, mukha kang vendor ng matis kaya na-expose na yung kakornihan. Dalawang magkasunod na talo, yan ay cause for alarm. Sa Motus ikaw pangatlo kung panalo kasi third time sa charm. At ako'y gagawa ng history sa parang... Gagawa ko na history sa Paranaque. Slip up lang, slip up lang. Gagawa ko na history sa Paranaque. Buti hindi mo suot yung underrated mo na damit. Kasi kala mo ata yun ay ikaw. Pag suot mo yung underrated, para kang naligaw kasi kabaliktaran. At gagawa ko na history. Pag gumawa ako ng history,
Kasi kahit mag-freestyle lang ako, man, you cannot wish him well at mabibigulang ulit to when history repeats itself. Kaya anong diamanteng undefeated crowd favorite na kampiyon? Ikaw ay puwet ng basong niretaso, isang abante, isang atraso, kaya daig mo na kapon. Tinutulugan niya sa FT yan, binichlak ni Mano, ni reject ni Ban, at di ka tunay na champion hanggang hindi mo na dedepensahan. Tenshinhan, ikaw ay malaking isda sa maliit lang na fish tank. Sa kapwa motos ka lang ubra, panis ka nga sa kapwa na bisdak. Tapos uubusin mo yung Tagalog? Ano ka, makabagong balakid? Grabe ka. You can never beat me in a battle kasi my Taglish is madami pa. Tangina. Pagkatapos ng dekada at kalahatin, nabalik ang battle rap sa Paranaque sa taon ng pangalawa kong pag-arrive. At sa susunod ko sasabihin malamang kay Aaray na nanugdodome na kay na wala pa kusganay. Pero binalik. Pagka mag-react, it's not your turn to spit. Binalik ni Arik pakusganay kasi nagsimula ang yung losing streak. Tapos na, bay! No round 1 pa lang siya na mismong nagpatunay na kapos sa rhymes, di makasabay. Lakos ang style, peke, kinatatakutan sa'yo noon na para si Chakunta Pai. Aboy Aray, tagos sa spine, sa kada view ng live ng kupal gaya, suicide ng view ng vice, ayun patay! Ano yung nag-buy? Ran na sinabi nito, lahat yan inipon ko, pwes para di naman mabitin to, inipon ko lahat ng katangahan mo, terdi lahat yan kainin mo. Maganda yung ginawa ni Saint Isa, di ko alam kung nag-fake choke siya dun o choke talaga yun, but risky din yun. Maganda yung gusto ko yung mga style ni Saint Ice. Pero sa tingin ko, may quality naman. Maganda yung mga yung mga detalye niya. Very perfectionist siya masyado sa mga details niya. Kung paano niya ilalatag yung difference niya sa kabattle niya. Pero kailangan siguro aralan niya paano makakuha ng magandang haymaker. Kasi marami kasi mga tao na okay yung detail, maganda yung kwento, pero kailangan din talaga na magkaroon talaga ng sum. You know, kung may formula ka, meron kang 1+1, kailangan mo ng 2, you know. Parang ito 1+1, ine-explain mo paano nakuha yung sum ng problema na to. Yung problem mo that may solving ka din talaga. Yun lang naman yung wala kay Saint Ice, yun talagang, you know, kung naglalakad ka rito, marami kang, tapos hindi mo alam na, kailangan may yorong talagang sabog sa dulo talaga, which is sa tingin ko, hindi pa masyado nagagamay ni Saint Ice. Kailangan din talaga ng mga ganun mga bagay. Sa tingin ko, meron siyang laban na gawa niyan, siguro nakalimutan niya lang o nabisi lang siya. O, kasi sa tingin ko, nag-focus siya masyado sa paano niya i-impress yung crowd, gamit yung differences, you know. Sa akin, okay yun. Kaya lang, you know, kailangan din natin talaga ng haymaker eh. I'm not taking away anything from Saint Ice. Sa tingin ko, mahusay siyang MC, but sa ngayon, especially yung meta ng Pilipinas, iba, diba? Pero ako na-appreciate ko siya. Ang problema lang, di ko lang alam sa Pilipino kung magugustuhan nila yung ganong klase ng bara. Tuloy natin. Ang ina, eto na ba yung pangharang nyo? Napredict niya daw, nagagamit ako ng ice. Putang ina mo, yun yung pangalan mo. Ang ina ka. Feeling pretty ka pa nga. Nagtataglish pala to eh. Pag-ubos ko ng Tagalog, edi 50-50 ka pa. May katangahan to eh. Pag siya daw nag-adobo, sunog buong mundo. Pag ako niloto dito, sonto ko ulo mo. Ang pangit ng laro nila sa subdivision, pindutan doorbell. Sa totoo lang ganito guys ha, walang kwenta talaga kahit gano'ng, I'll be honest ha, wala rin talagang kwenta kahit gano'ng kagaling sa MMA, sa karate, boxing. Kasi I'll be honest with you, pag ikaw meron kang dinismaya na tao, dinisrespect na tao, at yung tao na yun, kahit hindi marunong sa martial arts, so hindi marunong makipag-away, pag sinaktan ka, hindi ka makakagalaw eh. Kasi yung guilt mo bilang isang individual na nakagawa ka ng masama, hindi mo kayang pumalag.
Kasi out of respect, bilang pagrespeto sa tao na nabangga mo, nabastos mo, hindi nasaktan mo ng di mo sinasadya. Pag sinaktan ka, kahit nga babae, lalaki, pag sinampal ka, sinunto ka, o kaya, you know, may ginawa kang hindi maganda talaga, hindi ka makakapalagi. Kasi out of respect, alam mo na you deserve it. So, sa tingin ko, may value yung sinasabi ni Third dito na, you know, mga ganun, you know, pag ganto-ganto ganyan, kutong ko ulo. Totoo din yan, guys. Tinan nyo rito. Nagtataglish pala to eh. Pag ubos mo ng Tagalog, hindi 50-50 ka pa. May katangahan to eh. Pag siya daw nag-adobo, sunog buong mundo. Pag ako niluto dito, sunto ko ulo mo. Ang pangit ng laro nila sa subdivision, pindutan doorbell. Huwag niyo itong tutularan. Bisita ka minsan sa Mindanao to, laro tayo langit lupa. Totohanan. Nag-aagawan base din kami. Madalas kadalo namin, mga dayo. Kaso nga lang yung aagawin, base ng sundalo. Lagi pa yung pikon sa loksong baka, tatanga-tanga para tong bano. Di nga kami napipikon eh, loksong baka sa amin, baka talaga tatalong sa'yo. Sabay-sabay! Baka! Baka! Oops! Di na para magbida. Kita mo, hindi tumanigin, pero nakikibaka sila. Uy! May linya kang, ang pangit ng imahe at hindi ka strong. Gusto mo gumanda imahe mo? Simple lang. Index salon. Sa di nakakaalam. Hindi ka marawal. Baka to ni Sir Mark na may-ari ng venue na to. Aminado. Pero paano ka tatawaging marksman kung hindi ka asintado? Sino nakakaalala dito? Laban nila ni Michael Joe. May sumisigaw sa likod ng wow! Yes! Tama yan! Pwes ngayon, marireveal ang pakara. Later on, inamin mong tropa mo yun. At part pala ng plano para madiin ang talata. Parang inuman lang ang concept ng bit-bit niya na bara at talagang susolid yung shot lalo kung may chichiryang kasama. Nilaib mo si Supremo. Keso na pag-iwanan. Dami niyang alam. Huwag ka nga umaasta, isastang veterano, ay putang ina mo, datihan ka lang. Wow. Ito'y sampal ng panahon, tila siya ay natatangay. Huwag mo ding isipin na pag-iwanan ka. Umpisa pa lang, di ka naman nakasabay. Nagiging sandata mo na yung veterano ako. Dapat sa'yo, laging pinapack you. Paano ka i-value bilang senior if we haven't seen your value? Wow. Paalala ko lang, 2013, umalis ka sa flip top. Kasi ramdam mong dito para sa'yo. Ako 2013, nagkakampiyon na sa sports. Umaabot ibang bansa. Samot sa rin palakpak, yay di mo natamo. Diba sinubok mo rin yung sports? Kaso di ka rin pinalag. Sabay nagbalik sa rap. Nag-e-invest pa tong pabibo. Magiging serpa ang motibo. Nakakatawang nag-flop. Kasi mga bagay na nag-e-excel. Ako pareho. Ano kumparahan ba? Rhyme? Rhyme? Ulul, I'm better. Deciding point ay sudden death kung merong tiebreaker. Pag ako nag-construct, mapapa, nice game, sir. Building structure ko tol. Mala skyscraper. Hero ng Japan kalaban, tipong mask raider. Kung trip nyo tanggal umay, ito icebreaker. You underestimate my power. Darth Vader. Saglit. Darth Vader. Building structure. Ine-explain ng puta. Ayaw niya sa ganun. Siya ay hater. Oo, pinapaliwanag yung kargada. Lightsaber! Wow, bars. Putang ina na, boil si Saint Ice. Pinapaliwanag pa yung punchline. Tang ina. Darth Vader skyscraper. Tapos, pag nagagawa ka ng bara para makuha ng iba, pinapaliwanag hater ka sa mga ganun. Ito ay lightsaber. Putang ano yun. I'm sorry, Saint Ice, but bagagabas! Mula kay 3D. Nausukan tayong lahat ng guys.
Putang ina, first time kong makakakuha ng usok mula kay ano ah. Kaya 3D ah, guys, ano, usukan tayong matindi doon ah. Mula kay 3D. First time 'yan, guys. First time tayong mausukan mula kay 3D. Hindi na na, guys ah. Sa pang-usok mula kay 3D, na lightsaber tayo, guys eh. Lightsaber, guys. Na lightsaber tayo, guys. Tuloy natin. Wala akong sinasanto! Palaban tong bata! Sasapak ko lata! Ibanghelyong katapat mo sa magkatatapat mo yawa! Imahe mo ang siyang patunay, ako yung iniidolo na ultimo yung santo, ninyo triyong sinisimbolo! Batang tirador! Magmimintis kaya ito? Hindi! Pagkalipis detalyado at pagkapihit na itong simbolo, malinis din rabaho! Tangina, dami talagang tirador sa Dabaw. Tirador ng Timog, number 2, Terdi. Wala, nakuha na. Bonus na lang yung round 3, guys. Nakuha na ni Terdi yung first and second round. I'm not taking away anything from St. Ice. I think magaling talaga si St. Ice. Kaya lang, sa tingin ko, mas praktisado lang talaga si 3D. Especially pag marami kang laban, marami kang nakukuhang mga idea eh. And I'll be honest with you guys, kahit ako nagsusulat talaga ako kasi you will never know. You will never know kung makapasok ka. May mga tao talaga na bigla kang susubukan o ilalaban kay. Mas magandang preparado na rin ako bilang isang artist. Meron talaga akong mga sulat, guys. Preset na yung sulat ko. Isang notebook yun. Kaya, pag kung sakaling aksidente ako mapalaban talagang, may sulat ako. At hindi yun, sa tingin ko, generic siya, pero yung mga pangalan doon pwede talagang mapalitan. So, yeah, sa tingin ko, yeah. Kasi marami talaga mga sulat na hindi pa, ano eh, hindi pa nakukuha eh, o hindi pa nalalaman. Especially me, as a psychotherapist, gusto ko rin i-practice yung skills ko bilang artist. You know? Matagal na rin kasi akong hindi bumabattle eh. Ang huling battle ko yata, 2003, tas freestyle battle pa yun. Tuloy natin. In-expose ko na yung steel ngayon ng round 1. Tangin na tingin nyo, tatama pa to. Siya na mismo nagpakita, no? Sumba ka, mga ganun shit. Panay pambata ang laro. So, namaalala yung mga ibang ano eh. Yung kalaban ko, taga-abroad na naman! Texite ang solid. Una, Michael Joe from Japan. Ngayon, 30 from Mindanao. Pwede na ibalik yung flip-top tectonics. Balita ko, hiwalay na kayo sa Pilipinas ah. Pero hindi ba sumagi sa isip na pag hinera tayo ng China at binaliktad bandera ng Pilipinas ay lalabas ni Sunny at Philip? Inuuna kasi palagi ang init ng ulo. Okay lang? Mamaya pala labas. Inuuna kasi palagi ang init ng ulo. Ano ka ba naka-guesting sa tulpo? Mag-aangas sa simula tapos pa-victim sa dulo? Sample ng lyrics ng Bugo. Tinawag niyo kami yung bisakul, mang-mang, malamang. Are you kidding me? Battle rap to eh! Ano pinunta mo dito? Galang at decency? Lumayas ka na nga muna sa harapan ko at mag-BRB. Gusto niya mga Bisaya lang may tira at hindi nagagapi. Tapos sa susunod na linya sila ang pinakaabi. Dinadown mo pa pagiging kasambahay? Yan ay trabahong marangal. Tapos biglang, malakas kami magsyabubay, sana war on drugs ay magtagal. Tama ka nga, third, ang gulong nyo! Gulo nga. Tangin na kasi pag dinidescribe na ito, putukan at pugutan at durugan. Sa totoo lang guys, mayroong point si St. Ice dito guys. I'm not judging mga taga Mindanao, but
May mga lugar talaga sa Mindanao na hindi nakakapag-aral, guys. At isa yan sa mga problema dahil una sa lahat, ang pinaka-importante is moralidad. Hindi lang basta moralidad, pero kaalaman sa society, sistema ng mundo, and everything, you know. And I'm pretty sure na yun sa klasifikasyon sa Pilipinas, you know, I think mga 70% na nasa Pilipinas, doon sa bandang Luzon, medyo Visayas, may kaalaman. Pero sa bandang Mindanao, medyo pahirapan na. I'm not saying bad, but, you know, think about this, guys, you know, meron silang batas, at meron, yung batas nila, parang hindi na sinusunod yung batas ng Pilipinas. Meron silang sariling pamamalakad doon sa mismong Mindanao na yun. At yun yung nakakatakot. Kasi karamihan ng mga kapitan, barangay kapitan. Eto guys, seryoso to ha, kasi umuwi kami ng probinsya. Doon kami sa Samar, you know. Tapos nakakarinig kami ng mga balita sa south na. Na yung kapitan, you know, yung mga barangay, ano, official doon sa Mindanao, pinapatay nila yung mga kalaban nila sa mismong, ano nila, sa mismong barangay nila. O hindi naman kaya, guys, yung mga kabataan sa kanila, pagdating ng 15 anyos, 14 anyos, 14 years old, nakipag-asawa na kagad sila. Tapos party-party sila palagi pag nag-aasawa yung mga minor de edad na bata. Diba? Wala silang pakialam. Parang pinapangasawa sa third cousin, fourth cousin, mga ganun, o kakilala, tapos magpipiesta sila, tapos yung piesta na gagamitin nila, utang lang din pala. Karamihan sa kanila, hindi masyado nakapag-aral, 20 pa lang, losyang natingnan, kasi anak sila ng anak, tapos nagtatrabaho lang sila doon sa maisan, sa palayan, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, hindi nila kayang makapag-aral eh. Tinatamad yung mga bata, malayo yung paaralan, hindi sila nabibigyan ng magandang kinabukasan, makita mo, 26 anyos pa lang, 5 na yung anak nila. Diba? Naghihirap, diba? Losyang, nanlilimahid, walang personal hygiene. Diba? Tapos makita mo yung mga tao na nakatira sa sentro, sa city ng Davao, maayos sila. Tapos yung mga kamag-anak nila na siguro na kamag-anak nila sa labas, katulad ng mga nakatira sa bundok, pag nagkikita-kita, nagkakaroon ng hiyaan, kasi makita mo yung physical features nila magkaiba sa mga tao na na-expose sa society at sa mga tao na talagang nakatira lang sa ano, sa probinsya na talagang bundok-bundok. Sabi naman ng iba, syempre sabi nila, Sir Plan, wala ka namang alam sa nangyayari. Sabi na natin wala akong alam. Pero meron kasi meron kaming makakilala, hindi lang basta kakilala, kundi kaibigan, at sila yung nagsasabit sa amin kung ano yung kapalaran, yung pamumuhay doon sa probinsya, which is nakakapagod, nakapanghinayang as well, you know. At yun, hindi yun talaga biro. Yung sinasabi rito ng St. Ice, which is merong katotohanan doon, guys, kasi hindi lang basta magulo dahil hindi nila alam, you know, kung paano umakto, you know, ng sa society ng tama, you know. Kasi may mga tao kasi tulad dito sa Amerika, o may mga tao kasi sa ibang bansa na talagang hindi nila alam paano gamitin yung utak nila. So ginagamit nila yung action nila. Pumapatay sila, nambubugbog sila, naninigaw sila, nananaksak sila. Kasi hindi nila kayang kontrolin yung emotion nila. At wala silang mahanap na ibang angulo, ibang kategorya para makapag-isip ng mas critical. At pag hindi critical yung pag-iisip mo, gagamit ka lang kung hindi intellectual, kundi yung sa emotional part. Kasi hindi ka ganun ka-intellectual eh. So para makapag-compensate ka, pag sinabi natin compensate, para lang kahit pa paano masabayan mo yung kakulangan mo dito sa intellectual part mo, ginagamitan mo ng emosyon. At yung emosyon na yun, para masabi na mas magaling ka sa taong ito, na mas tama ka, na mas mahusay ka, na mas ano, na mas mabigat ka, mas matapang ka, ginagamitan nila ng violence. At yun yung karamihan problema doon, guys. Eh. Na pag hindi tayo ganoon ka-intellectual, nagiging violente tayo. At iyon yung dating kaisipan ng mga caveman na pag-iisip, di ba?
Kasi panahon ng caveman, pag galit ka sa isang tao, hindi nila yung pinag-uusapan, hindi nila binibigyan ng idea na, eh, talakayin natin yung idea na to. Hindi, daanin natin sa palakasan, patayan talaga tayo. Kung sino yung nabuhay, siya yung tama. So, yung mga ganong klase, guys, ang hirap i-explain yan dahil hindi kagad yung may mga tao kasi na pag sinabi ko yung isang bagay, china-challenge nila yung idea na yun, na parang akala mo, tama sila. Pero hindi nila alam, bago nyo pa isipin yung mga bagay na iniisip ninyo sa idea na binigay ko, eh naisip ko na rin yun. Kasi dumaan din ako sa proseso na ganyan eh. Nag-isip din ako ng critical bago ko sabihin yung mga bagay na to. At yung mga bagay na sinasabi ko, sinuri ko na yan eh. Pinag-isipan ko na at sabihin naman iba, eh ano naman yan guys eh, case to case basis o case to case basis. Pero sa case to case basis na yun, merong general. At yung general na pangyayari na yun, yun yung nagiging batayan. Kasi nga di ba sinasabi palagi, majority wins. Sorry natin guys, sorry na pahaba yung kwento ko. Mas gory pa to sa Purge 2. Paano yun yung eksena pang puso sabay, okay takap mo ng mga itak, baka abutin tayo ng curfew. Sa sobrang lakas mo magbalit, nakabalit yung inabort to. Itong survivor ng Kortal, mayroong sapok feeling, brutal na edukado, kala niya deadly palibasa, kontrabando, ang durian sa aeroplano. Tangina terrorist means. Manakarlito bahangad mo, baka duhaan ko yung mukha mo. Tangina, ubus na yung Tagalog, kala mo naman talaga may tira. Self-proclaimed Bisayang hari pero hinahangad na Crown Manila. But mali ba? Dito ka kasi makakakita ng mga chikas na magpapapik at saka puto. Kung talagang pakay mo yung Davao, maisip mo dun sa trono, bakit di ka nagrapolo? Nakita niya kasi yung motos bago pa lang. Kaya parang advance pa siya. Nagpaka-underdog sa liga ng mga palaban. Pasok sa panlasa ng mga fans niya na tanga. Kapag naman katapat niyan, taga-flip-top na o kapwa Bisaya, kinakalagkad pangalan niya. Kung doon ka nagsimula sa mas malapit sa inyo na liga, hindi ka ba umaabot sa range ng Marshall na ban ka na? Talagang tanga. Anong Davao represent? Ako nga tong rip. Ang ganda niya no, na Marshall na ban ka na. Tapos si Marshall si ban na gamit yung idea na yun para makapag-create ng punch. Mahusay. Pangalan niya, kung doon ka nagsimula sa mas malapit sa inyo na liga, hindi ka ba umaabot sa range ng Marshall na ban ka na? Talagang tanga. Anong Davao represent? Ako nga tong Revere. Walang S. Hati kang puta. Kahit walang S nakikita ni Kuya. Ako nga tong Revere the reason ng baluti. Kagrupo ko si Zero R at Double D at nung Isaacs pa lang ako, cool na ako kay La Cool Kid. Hanggang sa roots ng underground, much love kay Love Sorrel at saka Buji. Ginamit mo lang yung Davao kasi pasok sa gustong story. Pero tignan mo nga yung grupo nito sa Luzon to, nagpaka-groupie. Excuse me. Wow. Kung usapang pa niya, eh, matik na pre, mapipinish to. Kasi SBC na chillin nyo, Andrew E. pag here we go. Master plan to all is it time, long live Lil Jan pag-rebel ko. Datong pagkalihitin mo, pag-rambling man imperno to, at batas pag nasa BF Homes. Woo! Kaya, gumilid bro, pasintabi. Ang laking bagay ng sinabi ni Saint Ace kasi sa parang niya kagalang si Andrew E. At every time na binabanggit yung Paranaque, nahahighlight yung mga ibang artist ng mga taga-Paranaque. Yung mga karamihan na, ayun yung idea na hindi na may tatanggi ng mga tao. Eh. Dahil galang si Andrew isa Paranaque, na every time na binabanggit yung Paranaque, na iilawan yung mga artist sa Paranaque. Ganon din yung mga taga-Mandaluyong. Eh. Pag sinabi Mandaluyong, andun si Francis Magalona. Eh. At hindi lang yung pag binanggit yung Mandaluyong, ma-highlights na rin kagad yung iba't ibang mga artist na nandoon. Pakahusay. Napakahusay. Ay mga yawa, respetado lugar ninyo na di na kinailangan daanin pa sa drama si Sak at Six na gawa nga. Alam mo na gawa mo para sa DBO? Pagmukain na kawawa! Kaya nung batas ng Mindanao, pukod ang puta. Pag di nakakachamba yan, malimit siyang nababadibag. Yung batas sa Paranaque, nag-iisang champ na back-to-back sa battle rap. Yung ika-anim na banta, sa taga-samin niya, sumanib yan. At sabihin mo sa maestro mo, I miss you so much, paring Sak. Oh, kagrupo ko yun eh. At speaking of Sak at Six,
Di ba ang turing mo sa kanila ay parang family at true bro? Oh, eh ba't nung naglaro sila sa ibang league, tila nagbago yung anyo mo? Nung laban nila ni Banshee ay nagyabang at nag-insulto, ulang na lang papalik ulo yung assassin matiguro. Kung makakagat ka ng kamay, I guess nagkamali ng turo. Ang inabugo talaga. Para kang si Fukuda na nga. Hindi, sorry. Ang inidikdik si Fukuda eh, no? Ha? Kaya kung Davao versus Paranaque, ito ay matik na palaging madadali. Ha? Dapat dito, nililecture properly tungkol sa respect at loyalty. Kagrupo ko maestro mo, hindi mo kayang maabot ang aking mental faculties. Siya na yung next na casualty. Itong homeboy daig pa homeless dadanasin ngayong homecoming sa hometown ko. Itong palaging buhat ng bangko, kung gusto mong kumlik, pagadinig mo ng bangko, ilalagay ka sa lugar mo. Kaya itong 30 bakalso na 30 na sa ako. Dumating eroplano, uuwing na sa cargo, gago. Kaya kung may mga tunog motos dyan na ayaw akong iboto dahil sa aking mga pinagsasabi. De, joke lang, tropa ko yung mga yan. Walang problema mga pre, good luck na lang sa pag-uwi. At sa magiging next kong option, you will need more caution. Sasaksakin ganman lamig, tutal sabi niya sa akin, ice! Pick your poison! Time! Ang natin 30. Feeling talaga na ito eh. Malakas ka. Talaga chong. Sali daw ako Repolo Parayangat, Repolo Parayangat yung Davao. Tanga sa Cebu yun! Bobo ang puta, wala kang mapa sa inyo. Ang ina ko makakastakas na siyang ganun eh no? Ginamit pa si Marty yung pulo para humiyaw lang na panggera. Pag ako bumasag sa pulo, maglilisulta doon, panjeya! Nabulol ako, puti na ako. Game na nga. Game! Round 1. In-explain ko ng MMA fighter siya, diba? Pwes iko-connect ko yan ngayon. Mula kay Abra, Apex, Chris Delano, 2x2, Cointos, Gustahan, Sunugan, Anigma, yay walong anggulong bumuo sayot, naging sandata all along. Pero wala akong binanggit, maski isa dyan, sa aking kargad at bukachong. Pinakita ko lang sa'yong kaya kitang kulatahin labas ng oktagon. Binasag ko ang iyong katahimikan para sa gantimpala at pabor. Pasensya ka na ra kung naging bala ka ng tirador. Unknown na yung kalaban mo, boy. That inaalam mo, usapang bigat, alam nyong nagbubuhat, kaya nga, pinapasan to. Walang movement o improvement, yang gagong papansin. Hindi ka santo, Ice, porket napaku ka sa sin. Paano ka tatawaging santo, tagapagligtas, yung tipong tinalaga, kung yung karir mo ngang naghihingalo, di mo masalba. Nakakadalawang battle ka palang sa motos, tas nag-aangas na to. Pwes welcome to Christian's world, bata! Ako magbibinyag sa'yo! Christian. Ang ina nito eh. Hilang. Ako magbibinyag sa'yo. Ang rason daw, kaya siya bumalik, na-miss niya ang battle rap. Kaya pagbalik, ganap na ganap, todo comedy. Pero bukod sa battle rap, alam mo ba ano pang na-miss mo? Opportunity. Kasi kung di ka umalis, malamang, kabilang ka na sa mga old gods. Kung di ka umalis, for sure, ikaw na sa FT pang front act. Kung di ka umalis, samot-sari na yung contract. Kung di ka umalis, ikaw na sana bida sa palabas na ongbak. Kalbo! Ang ina na ito eh. Tugmaan! Fast learner yan ang hirit sa akin, todo bumato. Last bender, pagkapihit, laging solo dumalo. Much better man na himik, dating bobo lumayo. Mas merder pag nag-init, haing holo ko sa'yo. Ang ina mo, nag-holo na kami, nag-multitanga ka pa. Masamang hangin ba ang nagtulak? Kung ba't ka nag-aamok? Pwes sa paglilitis na gagawin, hininga mo ang malalagot. Baseball bat na may barbed wire.
hampas sa iyong bunbunan, ito unang bira. Ako'y nag-iiwas pusoy, kaya inuluhan kita. Nakakaramdam ka ba ng hilo? Hindi ka to lasing. Ako mismo umiikot. Mali ka ng akala. Binubuksan ko ang iyong ulo habang gamit abrilata. Manalig ka! Tatatak sa iyong memorya. Malulumo ka sa sound. Linya'y di malilimutan. Nasa ulo mo yung round. Manalig ka! Buntot paging may karayong bawat hatawan tusawa. Ito'y pasakit sa santo. Makabagong istigmata. Manalig ka! Ano, Jason? Chainsaw Man, gawin mo man lahat, tsak na maglalaho. Gandahan mo pagkataba sa Tri Santo, dyan ka ipapako. Manalig ka! Manalig ka! Tanginan, lakas. Unbelievable. Ay, hindi nagpapabaya si Third D. Hindi nagpapabaya. Big props. Ayun o. Try na. Sa oras ng paniningil, ikaw ang kasangkapan. Ikaw din mismo magbabayad sa nagawa kong kasalanan. Kanina pa sinusubok pananalig mo, katagay na alintana. Gampanan mo yung pagiging santo mo, mamatay kang naniniwala. Ako'y nagbalik at naparito, di yung tipong binabasta-basta lang. Warm up lang to, hinatid ko na santungan yung santo. Yung pinadala ng baras naman! Napakaganda nan. Napakaganda ng round 3 ni 3D. So, bonus na lang naman yun, guys. So, sa akin, na-appreciate ko yung ginawa ni 3D sa third round. Sa tingin ko, napakalakas niya at napaka-intense. Napaka-visual din yung ginawa niya. Kaya lang, syempre, ayoko na lang mag-react ng sobra dahil baka sabihin corny o cringy, diba? So, na-appreciate ko siya talaga. So, all three rounds, bibigay ko ka 3D, pero landslide na siya, first and second round pa lang eh. So, tingnan natin yung sasabihin ng mga judges. I'm not taking away anything from St. Ice. Magaling din si St. Ice talaga. Bonus battle lead! Kantungan po! Takin ako na gusto niya yan! Magingay pa kayo isang beses! Sobrang solid na laban na yun. Mahala na kayo. Panahal tayo lahat doon. Lahat na nananood. So magpasalamat sa Glitch Bar, sa Index Salon, kay Matching One, sa mga South Coast Round Manila, Clint Up Merch, sa Base Living Force. Maraming salamat. Pero ang boto ng Murato, 3-0! Magingay! Para kay 30! Siyempre, shout-out kay St. Ice. Salamat. Salamat, tropa dyan. Maraming salamat kayo. Shout-out sa Index Salon kay Sir Mark dito sa Glitch Bar. At kaya pala niya sinabi Index Salon para ma-promote yung Index Salon. Known kay Saboy, sa mga kuya dito, kay na Sir Michael Joe. Happy birthday, Slap One. Siyempre, I love you, Motus. Yo, St. Ice, Revere, Hype Base, Solid, AOG, MMA, Tao Gamo, PD Fortunato, main chapter. Shoutout sa lamang, sa lahat ng mga tropa dito sa moto. Shoutout kay 3D, man. Grabe, pinagdaanan yan. Baka lang matuloy itong laban na to. Kay Kuya Zay, palagi. Rap Lines, Battle League, Flip Top, Battle League, r/Flip Top. Salamat. Shoutout din pala kay MZ. Ganun pa man, guys, nagustuhan ko yung laban na to. Bibigyan ko ng 10. Hindi rin biro yung ginawa ni St. Ice mag-memorize ng ganun karaming linya. So, masasabi ko lang kay St. Ice, kung kaya niyang paliitin pa, nandun na yung effect eh, paliitin niya lang masyado. Kailangan kung kaya mong isiksik lahat, no? Para hindi lang maumay, siguro. Mas malaki pa yung advantage. So, ganun pa man guys, kung nagustuhan niyo yung battle na yun, bigyan niyo ng thumbs up. Pasensya na kayo, minasabi ako, hindi maganda kayo, na bahala magpasensya. Ganun pa man guys, bigyan ko siya ng 10. Galing yung lahat ng bagay na gusto ko sabihin niyo, sabihin niyo makaibigan natin. Gawin niyo lahat ng bagay na makabuti sa inyo para sa pamilya niyo, makaibigan niyo, mga tao nakapaligid sa inyo, tingin sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good point, ito nga natin. Peace out.